Guys, gusto niyo ng real talk? Feeling ko alam niya na itong ano eh, alam niya na itong papatabang. Well, di naman papatabahan, pero more of a wake-up call. So, 5 minutes, timer, direct, feeling ko, ano, dapat 5 minutes lang, baka dumami haters ko eh. Sige, game, 5 minutes, direct. I-G mo na yan, dali, start mo na yung countdown. Go. Okay, first of all, Bren Esports. Ayan, mainit ang real talk natin. Bren Esports, they deserve that loss that they suffered no weekend. To be honest, they deserve that. Alam mo, tawag sa ano ngayon, sa Bren ngayon, they are the new NXP. Ito, actually topic ng mga casters to, no? Na parang, ang bad boys ngayon is Bren Esports. Kasi nung season 6, NXP yung maingay sa social media. Daming kuda, daming hanash. Ngayon, Bren. Okay, Bren. Ang dami nilang pinupost. Diba, yung mga ano nila, yung mga content nila, more on payabang. I get it. You're the world champions. You have the right naman. You have the right to brag and you have the right to ano. You have the right to be ano, be where you are at. Pero sabi nga nila, heavy is the head that wears the crown, no? Ikaw yung world champions. Yung Bren Esports kasi dito na ganun, nag-relax, nag-honeymoon, no? Nagpunta ng mga beach. Tapos nagsimula ng practice, I believe 2 weeks prior to MPL when some teams have been practicing for months. Bago mag-start yung MPL for teams like ano such as LPE, Work Oster Force, yan yung mga bagong salita, ang tagal na nagpa-practice niyan. With Bren Esports, sige fine, nagpahinga kayo. Kayo yung champion, may right naman kayo na magpahinga. Pero if you really want to keep up with your performance with MPL, you need to practice. And sa totoo lang kasi ang feeling ko naging mindset ng Bren dito no, na para pwede tayong mag-relax, world champion kayo. Yun na nga eh, world champion kayo eh. Papasok kayo sa MPL. Dala niyo yung status na yun. At ang first showing nyo is 0-2 against Onyx and NXP. Onyx has been underperforming for quite some time now. Pwede natin sabihin na, okay, sige, fine. Lumakas yung Onyx against sa series nila nung Bren Esports. Ng Bren Esports. LPE, new kids in town, defeated NXP 2-1. Tapos ito 2-0 kayo ng NXP. Diba? Parang, saan napunta yung ano, saan napunta yung champion, yung words, yung status niyo na world champion. And I coming from me, ayoko kasi nakikita na nangyayari to sa M2 representatives natin, no. Kung ano yung naging problema ni Omega, yun din problema ni Bren ngayon, technicalities. Kulang sa batak ang Bren Esports. Ang daming instance dun sa series na yon. For example, Carl TZ blindly going inside the bush against a freaking Johead. 'Di ba? Saan nabunta yung world championship caliber mechanics and technicality? So, ano, dito natin man eh, dito natin mararamdaman na kulang sa batak ng Bren Esports. And to be fair, sige fine, di kayo nag-practice or nag-experiment kayo or whatnot. But Bren Esports, you went into MPL Season 7 carrying the world status championship at hindi kayo nag-practice. That's not an excuse. 'Di ba? If you feel like you're still on the relaxing period, no? Let EJ play. Yan, sige, palaroin natin si EJ para masabi natin na nagre-relax ko yung Bren, hindi pa sila MPL mode. Pero that's the thing, MPL na. And you went into this mode na ang yabang niyo sa social media, si Rene J binabanatan niyo yung ilong, si Kyrie nananahimik, binanatan ni Cartizi. Yan eh, may right sila, again, may right sila to call out these comments. Pero you need to show it, you need to display the performance. And sadly, yung nangyari kasi is, let's be transparent and let's be honest. Binasura sila ng NXP nung game 2. 'Di ba? It felt like NXP was playing crank games. Tama 'yung sinabi ni Doggy, 'di ba? I'm not saying na kampi ako kay Doggy, pero parang RG 'yung nangyari, 'di ba? Plus 5 points. Bakit plus 5 bigla si NXP? Again, this is because of the lack of technicalities and yung kulang sa pagbabatak ni Bren. So if you really want to, if you really want to show it on the in the social media, show it in your game din as well kasi again, ang sabi ko nga, kung ano yung NXP nung Season 6, yun yung Bren ngayong Season 7. Actually, the good guys this season is NXP. The bad guys or the villain is now Bren Esports. Kumbaga, nag-ano tayo, nag-full circle na tayo, nag-flip ng table. Sabi ni Doggy, ginroon yung table eh. Oh. And Bren Esports, ang masasabi ko lang is, do these two things. Either magpakabait kayo, start practicing, come back to that old Bren na gusto niya lang pabagsakin yung NXP kasi ang yayabang nila, or
mas maging better NXP kayo. Tuloy nyo yung yabang nyo, pero pakita nyo sa laro nyo. Kasi as it stands right now, NXP is the better team. And it looks like Bren is one of the weakest team in the league. Yun yung masasabi ko. Real talk lang. Real talk lang. 17 seconds! Oh, may tira pa. Okay, well, I did not expect Midnight that you would, how do you say, I'm choosing my words very specifically. I didn't think that you would spend your full 5 minutes